Okay, so our lesson for today will be about the fundamental concepts and force vectors in statics of rigid bodies, okay? So before we start, for effective learning, no, I would like to require everyone to get your calculator and have a pen and scratch paper with you para naman makasabay tayo sa discussion and hindi din sayang yung oras, no, for more efficient purposes ng ating pag-aaral, okay? So, the objectives of the study. So, bakit pa kailangan nating aralin itong statics of rigid bodies? So, for this lesson, by the end of this lesson, we will be able to identify the basic principles of statics and its related terms. So, alam kong excited na kayo mag-solve. However, bago tayo makapag-solve, kailangan muna nating maintindihan yung mga basic terms and related principles po na ginagamit natin sa statics. Okay, so pag nalaman na natin yung mga terms na lagi nating magagamit, then we will be able to determine the components of a vector, and also we will be able to solve or compute for the resultant of two or more vector quantities. Okay, so ayun po yung objectives of the study, no, itong lesson natin for today. Okay po, so bago tayo okay, nakapag-start na pala tayo, na lagi ko sinasabing bago tayo mag-start. Okay, so first, let's define ba muna kung ano ba itong ating pag-aaralan na statics of rigid body, no? So pag sinabi nating sinabi kasi nating rigid body, it is defined as the amount of matter, the parts of which are fixed, and fixed, mga keywords, fixed in position relative to each other, no? Yan yung ibig sabihin ng rigid body. So, yung rigid body raw natin, fixed siya in position relative to each other. Meaning, ano po ba ibig sabihin ng fixed in position na relative to each other, no? So, ibig sabihin nun, sa analysis natin, we are assuming that we are dealing with non-deformable bodies, or yung, paano ba, yung bodies or yung mga structural members natin, ina-assume natin na hindi daw nade-deform. Although in reality, there's no such thing naman talaga as rigid body, dahil nagkakaroon pa rin tayo ng maliliit na deformations, no? Kung mapapansin natin, magsasolve tayo ng mga deflections or mga deformations, minimal, maliliit lang, no? Kasi mga millimeters lang yung nasasolve natin na deformations. Eh, kung kilometers yung nasolve yung deformations, mag-isip-isip na kayo, kasi ibig sabihin nun, may mali sa computation nyo, no? So, dapat kapag nasasolve tayo ng mga deformations, maliliit lang yung value na ating makukuha. So, ibig sabihin, sa sobrang liit ng ating deformation na nakukuha, kung i-compare natin siya sa ating size ng rigid ng body natin, so, relatively negligible lang yung ating deformation compared sa ating structural member. Okay po? So, itong rigid body kasi, meron tayong two types of analysis dito. So, yung una, yung statics. Pangalawa naman, dynamics. So, pag natapos nyo itong statics, hopefully, makapasa po kayo sa aking subject. So, sa susunod na, yung kasunod nitong statics, ay dynamics naman. So, kapag ka-statics kasi, ano pa pinagkaiba ng statics sa dynamics? Pag statics, it is the study of the bodies that are at rest. Okay? Pag naman dynamics, it is concerned with bodies in motion. Okay? So, yun lang po yung keywords niya. Kapag statics, at rest. Kapag dynamics, in motion. Okay po? So, okay. So, ngayon na nalaman na natin kung ano ba yung ginagawa natin sa statics of rigid body. So, let's identify naman the terms, no? So, itong force, lagi natin yang basically, in this subject, we're gonna deal with a lot of forces, no? So, kailangan natin ma-identify kung ano ba muna yung force. So, yung force daw, it is a push or pull that causes a change in the state of motion of a body. So for example, kung meron tayong bahay, so ano po ba yung force na na-experience ng bahay? Siyempre, for example, in our structural analysis, yung mga forces na na-experience ng ating structure, siyempre, di ba, yung weight. Ano ba yung weight? Mass times gravitational force. So, yung weight itself of the structure, basically, isa siya, considered siya as
a force. So, ano pa bang forces na na-experience ng ating structure? So, for example, let's say na bumagyo. Bumagyo. So, yung wind load generated by the typhoon, ang considered din po siya as force. So, ano pa ba? So, kunyari, nag-earthquake dun sa ating structure. So, basically, the lateral forces generated by the seismic event, considered din po siya as force. Okay po? Okay. So, yun yung ating force. So, ayan. For example, dito sa ating figure, meron tayong point load. O, kung tumayo po ako dyan. For example, so, yung aking weight of mass equals times gravitational force. So, yun po. Force din siya experienced by ating beam. Okay? So, yun po. So, ngayon alam na natin yung force. Let's define naman kung ano yung force system. Okay? So, yung force system daw, any arrangement daw siya wherein two or more forces act on a body or group of related bodies. So, basically, kung meron tayong isang force dito, force 1, tapos meron tayong isa pang force dito, force 2, o di ba meron na tayong two forces, no? So, kung nag-act siya sa isang body, let's say, sa ating, ano bang pwedeng, for example, yung mga sa hook, yan yung mga usual na makikita natin. So, itong buong diagram na to, tinatawag na siya na force system. Bakit ulit? Because we have two or more forces na nag-a-act sa isang body, okay? Or group of related bodies. Okay, so for example, so ayan po, meron tayong force dito. May force 1, may force 2, plus may force 3. So, meron tayong two or more forces. Tapos nag-a-act siya on a body. So, ayan po. So, dahil dyan, meron na tayong force system. So, kung itong diagram na to, gagawin po natin siyang idealized structure, magiging itsura niyan, yan, ganito po siya kapag magsosolve na tayo. Okay, so for other examples ng ating mga force system, so ayan, again, two or more forces acting on a body. Okay po? Okay, so ayan pa mga ibang example ng ating force system. So basically, dito sa ating statics of rigid bodies, ganyan yung makikita nyo mga problems natin. So we will be dealing with force system. Okay po? Okay, so ngayon alam na natin yung force system, alamin naman natin yung different kinds of force system. So meron daw tayong dalawang uri ng force system. Yung una, according to plane, tas later on, we'll be dealing with force system listed according to the line of action. Okay po? So yung una, meron daw tayong coplanar. Ang ibig sabihin niya, when all the forces lie or act along one plane. So, itong mga coplanar, no, two-dimensional siya. Bakit po siya two-dimensional? Tignan natin dito sa ating example, no? So, ayan. When all of the forces, ayan, yung force natin, force 1, force 2, force 3, force 4, they lie or act along one plane. Okay po? So, coplanar po yan. So, another example po ng coplanar natin, when all of the forces lie or act along on one plane. Okay po? Isang plane po yan. So, isa pang example natin, ayan, mukha lang siyang three-dimensional, pero kung titignan natin, because it is coplanar, because all of the forces lie or act along one plane. Okay po? Okay. So, ayan po yung condition natin para masabing coplanar yung ating force system. So, for non-coplanar naman, yun nga, three-dimensional siya. So, it is also called as spatial force system when all of the forces do not act or lie in one plane. So, dito sa ating example, kung kanina, meron tayong X and Y plane lang. Ngayon, meron na tayong XY plane, meron na tayong XZ plane, tsaka meron na tayong ZY plane. So, nagiging three-dimensional na siya, no? Non-coplanar na siya. Kasi, hindi siya sa isang plane. Marami na siyang planes, okay? So, ayan pa yung more example. Yun nga yung sinasabi ko kanina sa inyo. Meron tayong XY plane. Kita natin dito. Tapos meron ding, ito yung Z, no? So, yan. Meron tayong ZY plane. Tapos meron din tayong sa XZ plane. Ayan, XZ plane. Okay po? So, yun yung ibig sabihin natin by
non-coplanar or three-dimensional na force system. So, kung makikita po natin sa mga word problems natin, usually, ganitong problems yung mga lumalabas po, no? So, Ma'am Sir, kailangan ba talaga yun sa totoong buhay? Yes po, kailangan po natin yan sa totoong buhay. Because if you will take a closer look in our surroundings, makikita po natin usually sa ating mga towers or any slender structures, nagkakabit po tayo nung itong mga puti na to, no? Medyo malabo ba? Pero yan, kinakabit natin yan sa ating mga towers or slender structures. Tawag dyan, guy wires. Ano kaya? Tension wires. Tension wires. So, nilalagay natin yan sa ating structure para magkaroon tayo ng distributed load, no? Para magkaroon ng mas malakas na foundation itong ating structure or tower, okay? Okay po. So, yun yung ating force system according to plane it lies, okay? So, plane, coplanar. So, kapag two-dimensional, okay, so coplanar siya, okay? So, kung hindi two-dimensional, syempre, three-dimensional na siya. Kung hindi siya coplanar, syempre, non-coplanar na siya. Okay po? Okay. So, yun po yung ating force system according to the plane it lies. So, ito naman yung ating force system according to the line of action. So, madali lang po ito, no? So, huwag kayong masyadong, na-overwhelm. Basta, may mga keywords naman tayo. So, for example, tignan natin dito sa number 1. So, yung masasabi daw natin na concurrent yung ating force system kapag yung mga forces natin nag-a-act at same point of the body. So, ano po bang ibig sabihin ng same point of the body? So, ibig sabihin kapag po ito mga force natin. So, for example, meron tayong force 1, may force 2 tayo, may force 3 tayo. So, ibig sabihin kapag daw po yung line of action itong forces na to, yung line of action niya, in-extend ko. Yung line of action niya, in-extend ko. Yung line of action itong force na to, in-extend ko. At nagkaroon tayo ng intersection. So, ibig sabihin, masasabi po natin ang ating force system ay concurrent force system. Okay? So, yung concurrent, merong same point or intersection. Okay po? So, another example. So, ayan po, paano masasabi ulit na concurrent ang ating force system? So, ibig sabihin, kapag si force 1, in-extend ko ang kanyang line of action. Kung si force 2, in-extend ko rin po ang kanyang line of action. Same with force 3, extend ng line of action. At kay force 4, ayan po. So, kung magkakaroon tayo ng tinatawag na intersection, hindi masyado makita. Ayan. Pag nagkaroon tayo ng tinatawag na intersection, therefore, we can say that our force system is a concurrent force system. Okay po? Okay, so finally, for our last, for our last example, itong gusset plate, no? So, ganun ulit. I-extend natin yung line of action. Extend, extend. Kapag may intersection, again, ang tawag doon, ayun, concurrent force system. So, itong figure na to, kung titignan natin yung mga truss, yung mga bridge trusses natin, kapag kinakabit kasi itong mga steel na to, ang ginagamit po natin ay itong gusset. Ito pong gusset plate, itong nilalagyan ko ng, pink na color, no? So, tingnan natin, no, kung paano ba siya makikita sa actual. So, itong gusset plate, ayan po siya sa mga bridges natin. So, ibig sabihin, may concurrent forces pala dito, no, sa ating trusses. Kasi, pag yung force dito, ayan, pinag-i-extend natin, nagkakaroon siya ng point of intersection. Therefore, concurrent force system po siya. Okay? So, ayan din sa, truss bridge? Bridge truss? Sa ating truss na bridge. Okay? So, ayan. Ganun din po siya. Yun yung gusset plate. Tapos kapag pag in-extend natin, magkakaroon siya ng point of intersection. So, yun po yung concurrent force system. So, ano namang itsura kung hindi siya concurrent? Tatawagin natin siyang parallel force system. So, basically, for example, itong mga forces na to, kapag in-extend natin, kahit anong extension pa yan ng line of action, hindi sila mag-meet, okay? Kahit anong mangyari. So, kung hindi sila mag-meet, from the word itself, parallel, diba? So, ayan, parallel naman yung mga force dito sa example. Okay, so another example,
itong three-dimensional. So, paano ba ulit natin malalaman kung parallel or concurrent force system ba siya? Again, kapag po in-extend natin yung line of action ng ating mga forces, kapag nag-meet sila, concurrent yun. Kapag hindi naman nag-meet, katulad dito sa example na to, ang tawag po dun again ay parallel force system. Okay, so ito yung mga example ng parallel force system. So, paano naman po? Meron bang case na hindi naman hindi nag-intersect, na hindi rin siya parallel? Yes po, no? May case tayong ganyan. Yan yung tinatawag na general force system, no? So, paano po ba yung itsura naman yan? Mukhang mga nag-meet yan, no? So, three-dimensional kasi itong general force itong general force system natin, no? So, for example, katulad dun sa kanina, yung may XY tsaka Z plane tayo, no? So, kung kunyari, dito sa plane na to, may force ako na nakaganito. Okay? So, kung kunyari, dito naman sa plane na to, yan, may force din ako na kaganyan. Tapos, kunyari, dito naman sa X and Z plane natin, kung may plane ako dito, so, may force ako na ganyan. Ayan po, non-parallel and non-concurrent na po siya. Therefore, we could say that our force system, three-dimensional, itong three-dimensional example natin, is general force system kapag po non-parallel and non-concurrent. Okay po? So, kung hindi siya concurrent, hindi siya parallel, therefore, general force system po siya. So, yun lang po yung ating force system, no? So, for our recap, let's have a recap ng force system. Meron daw tayong force system according to system. Yung una, according to plane it lies. Tapos yung isa naman sa line of action. So, dito sa according to plane, yung una, plane from the word itself, plane, diba? So, yung una, coplanar. Okay. Coplanar. Okay. So, kung hindi siya coplanar, edi non-coplanar siya. Okay? Diba? Madali lang. O, yan. So, again, yung coplanar natin, yung two-dimensional, and yung non-coplanar natin, yung three-dimensional. So, dito naman sa ating line of action, meron tayong tatlong uri. Ulit, yung kapag nag-intersect siya, concurrent yung ating force system. So, kung hindi naman nag-intersect yung ating forces, yung line of action nila, therefore, parallel sila. So, kung hindi rin nag-intersect or hindi rin naging parallel, therefore, general force system po siya, no? Yung sa ating mga 3D example, okay? Na hindi nag-intersect at hindi rin parallel, okay? So, yun po. So, dahil nalaman na natin force system, alamin naman po natin yung mga fundamental axioms of mechanics. So, itong mga principles na to, gamit na gamit po siya, no, sa ating pagsosolve. Hindi siguro natin namamalayan, pero ito po yung mga principles na ating ginagamit para sa pagsosolve dito po sa ating statics of rigid body. So, yung unang law po is the parallelogram law. So, ano bang ibig sabihin niya, parallelogram law? So, kapag daw po tayo may two forces, ibig daw pong sabihin that the resultant of the two forces, yung diagonal daw po nun, yun yung resultant. Okay, parang nagulo pa ulit. Basahin ko muna, the resultant of the two forces is the diagonal of the parallelogram formed by the vectors of these forces. So, para mas makita natin, yan po, yung daw two forces, ito yung force 1, tsaka yung force 2, yung resultant daw po na formed by the parallelogram, ito yung parallelogram natin. Okay. So, yung resultant ng force system na yan, ng parallelogram, yung diagonal daw po ng parallelogram. Okay? So, yun po. Kung meron daw tayong two forces, okay, force 1, si force 2, yung parallelogram daw ni force 1 tsaka ni force 2, ayan, pag nag-draw tayo ng diagonal ng parallelogram, ibig sabihin, yun daw po yung resultant nitong dalawang vectors kapag pinagsama natin. Okay po? Okay. Resultant ng dalawang vectors. Okay.
So, yung pangalawang principle naman po dito sa fundamental axioms of mechanics, sabi dito, two forces are in the state of equilibrium only when they have equal magnitudes, oppositely directed along the same line. Ano pong ibig sabihin nito? So, ibig sabihin, kung meron po akong force 1 dito, tapos meron akong force 2, tapos meron silang equal magnitudes and oppositely directed along the same line. Therefore, we could say that our force system is in the state of equilibrium. So, pag nasa state of equilibrium po kasi, ibig sabihin, stable yung ating force system or state of equilibrium. Nakabalance po siya, okay? Nakabalance, walang hindi na, paano ba? Parang sa totoong buhay, kung i-apply natin, hindi siya gumagalaw kasi nasa equilibrium siya or stable yung ating force system. Okay, so for example, ayan po, may dalawang bata. Ano bang sabi ulit? Kapag ka daw may two forces, equal magnitude, tsaka opposite. So, magiging state of equilibrium po yung ating force system. So, kung si girl, meron po siyang force dito, force 1. Tapos kung si boy, nag-exert siya ng equal and opposite magnitude, na same line of action po siya. Therefore, we could say that this force system is in the state of equilibrium. So, yan po, no? Equilibrium, ibig sabihin parang nakabalance po siya, okay? Pag nag-summation of forces tayo, dapat mag-equate siya sa zero. Okay po, yun po yung parang gist ng ating state of equilibrium, okay? So, yung ulit, recall lang natin yung fundamental axioms of mechanics. So, yung sa 1, meron tayong parallelogram law. Parallelogram law. Mahaba naman. Okay. Parallelogram law. So, yung 2 forces daw, kapag may 2 forces tayo, tapos nag-drawing tayo ng parallelogram. So, yung resultant daw po ng parallelogram, yun po yung diagonal daw po ng parallelogram is the resultant of these 2 forces. Okay po? Okay po. Tapos ito naman yung ating second law sa ating fundamental axiom of mechanics. Yun nga, nasa state of equilibrium daw kapag may equal and opposite magnitudes directed along the same line. So, yung pangatlo naman, meron pong apat lahat to, no? So, dun sa pangatlo naman, sabi, a set of forces in state of equilibrium may be added to any system of forces without altering the effect of the same of the said system. Okay, so kung meron daw po tayong unang force system na nasa state of equilibrium, tapos magdadagdag pa tayo ng force system na nasa state of equilibrium din, ibig sabihin, magiging wala daw po siyang effect. Okay, so kung may force system ka na nasa state of equilibrium, so magdadagdag tayo ng force system na nasa state of equilibrium, ibig sabihin, hindi po mapapalitan yung without altering the effect of the said system. Okay, so yun nga, initially meron tayong force system dito. So ayan. So kung magdadagdag tayo ng another force system na nasa state of equilibrium, so ayan, no, hindi naman natumba yung kanilang squad. Hindi naman natumba yung kanilang pyramid. So, ibig sabihin, yun nga, walang naging epekto kasi nakatayo pa rin sila. So, pag nagdagdag pa tayo ulit ng another force system na nasa state of equilibrium, ganun pa rin, no? Nakatayo pa rin sila, ang lakas nila. So, yun po yung ibig sabihin nitong ating third fundamental axiom of mechanics. Okay, so, yung last but not the least, sinasabi lang po na meron daw action and reaction forces and it is equal and oppositely directed to each other. So, for example, meron pong tao, tapos tinulak niya, ayan, may tao, tapos tinulak niya yung wall. So, yun yung action. So, pagka yung tao, naglagay siya ng weight, pag nandilaw. So, kapag itong taong to, naglagay siya ng weight or force against the wall, ibig sabihin, yung reaction daw ng wall sa kanya is same, equal, and oppositely directed. Okay po. So, ano pa bang example niyan? So, ibig sabihin, like for example, meron tayong lamesa, tas may pumatong dyan. Nyari, tumayo ako. So, ibig sabihin, yung force ko, okay, yung force ko, na ine-exert, it is reacted by the table din, na equal and oppositely directed. Okay po.
So, for example, kung meron, kunyari, may dumating na Shopee delivery sa inyo, di ba? Okay, hindi, not a paid advertisement, pero okay, kung may dumating na package po sa inyo, tapos kunyari, o, pinatong nyo dyan sa lamesa nyo. So, ibig sabihin, yung force or weight na exerted by Shopee, or yung ating package, yun din po yung force na ina-exert ng ating table. Okay, so kung ano yung bigat ng package nyo, yun din po yung magiging force exerted by the table. Okay po? Okay. So, yun lang po yung ating fundamental axioms of mechanics. Okay, so ngayon na alam na natin yan, let's go naman to scalar and vector quantity. So, ano ba tong scalar and vector quantity? So, sinasabi po, diba, dito, excuse, na yung atin daw scalar quantity, meron lang daw po siya na magnitude. So, tapos, sinasabi rin po niya dito na kapag daw itong vector quantity, meron siyang both magnitude, tapos dinagdagan natin ng direction. Okay po. So, ano po bang ibig sabihin yan? So, for example, meron akong sasakyan. Tapos, sinabi ko na meron siyang 5 meters per... ano ba yan? 5 meters per second. So, we could say... itong 5 meters per second na to, scalar quantity yan. Okay, so for example, meron din akong tao. Tapos, kaya niyang mag-lift ng 500 newtons. So, itong 500 newtons, magnitude lang naman yan, diba? So, scalar quantity po yan. Pero once na itong scalar quantity natin, nilagyan natin ng direction. For example, itong sasakyan ko, sinasabi kong 5 meters per second ang kanyang takbo. Tapos nilagyan ko ng direction niya na due east. So, magiging vector quantity na po yun kasi meron na siyang direction. So, for example, itong 500 newtons na kayang i-lift ng tao. For example, kaya niya yung itulak papunta rin dito. So, yung 500 newtons, nagkaroon na ng direction, kaya magiging vector quantity na po siya, okay? However, ito pong vector quantity, meron pa po siyang third part, no? Kasi third part, okay, pangatlong part. Ano ba yan? Okay? So, for example, bakit po, ano ba yung third part ng ating vector quantity? So, important din po kasi na malaman yung point of application sa ating vector. Kasi for example, yun nga, itong tao, ano ba yung lagi ko nakalimutan yung n? Application. So for example, meron tayong tao, meron siyang box na itutulak. Importante po kung saan yung point of application kasi nagkakaroon ng changes kung saan natin i-apply yung ating loadings, no? So for example, dito niya tinulak yung ating box. So pwedeng yung box natin pwedeng tumumba. So, kaya mahalaga po yung ating point of application, okay? So, again, yung parts po ng ating vector quantity, merong magnitude, merong direction, and most importantly, meron pong point of application, okay? Okay po. So, ano bang susunod? Okay. So, yung parts of the vector, yung vector daw natin, pwede natin siyang isulat in rectangular form, tsaka po in polar form. So, ano po bang ibig sabihin yan? Diba, in example ko kanina ulit sa inyo, ito. Sorry, yung Shopee. Okay. Yun. Okay. So, ulit. Ano ba ulit yung vector? Diba, yung in example ko? So, yung magnitude natin. So, yung magnitude natin, kapag nilagyan natin ng direction, ibig sabihin vector na siya. So, yung magnitude natin, kapag nilagyan natin ng direction, ulit, ibig sabihin, vector na siya, no? So, itong vector daw, meron daw dalawang uri kung pwede natin siya, kung paano natin siya pwedeng isulat. So, meron tayong rectangular form, tsaka meron tayong okay, so, meron tayong rectangular form, tsaka meron tayong polar form. So, kung kanina, yung example natin, di ba, yung vector, lalagyan lang natin ng direction, yung magnitude lalagyan lang natin ng direction, 'di ba? Vector na siya. So dito sa polar. Okay. So dito po sa polar form, ibig sabihin kapag itong 5 meters per second due east, so polar form na po 'yan, no? So itong let's say I have 10 newtons, tapos sinabi ko po na meron akong
30 degree angle from the horizontal, so polar form na po yan. So basically, dito sa polar form, we are dealing with resultants. Okay, resultant ng vector. Dito naman po sa rectangular form, yung isusulat po natin dito is yung mga components niya, yung mga x and y components niya. So for example, meron po akong yung x component na aking vector ay 1, comma 2. So yun po yung kanyang x tsaka y component. Or for example, sinabi ko may 3i hat plus 2j hat. So rectangular form din po yan ng ating vector kasi po ito po ay kanyang component. So ano po bang ibig sabihin nitong resultant tsaka components, no? So ito po kasing ating vector, meron po siyang components. Kung sa scalar, for example, pwede lang nating i-add na 5 meters per second plus 10 meters per second. So, di ba pwede na nating i-add yan sa scalar? However, kung nasa vector po tayo, sasabihin natin na 10 newton, plus may angle na 30, so plus may 5 newton, or negative 5 newton na may angle na 45. So, hindi natin siya basta-basta maa-add without resolving into component. So, maa-add lang po natin to pag nakuha na natin yung kanyang x component tsaka yung kanyang y component. Okay po? Okay, so itong components of a vector po kasi, so sinasabi natin, like for example, kung meron tayong 10, yung kanina ko pang ina-example, yung 10 newtons, tapos meron daw tayong 30 degree angle from the horizontal. So, ibig sabihin, kung ito po yung ating 10 newtons, yan, tapos meron akong 30 degree from the horizontal. Theta is equal to, ano ba yan? Ang pangit. 30 degrees from the horizontal. So, itong resultant, itong 10 newtons, yung resultant niya, kailangan malaman ko yung components of a vector niya bago ko siya mai-add sa ibang vector. So, bakit ko po ba kailangan i-resolve tong vector na to? Parang pwede namang isa-isa na lang, edi isa-isang force na lang yung ideal, isa-isang force na lang i-solve natin, no? So, hindi po pwede yun, no? Kasi, for example, if we're gonna analyze, kunyari, meron tayong structure, may bahay. So, hindi naman pwedeng isang force lang yung ideal natin dyan, di ba? Hindi lang pwedeng isang force yung i-consider natin for analysis. Kapag gumagawa tayo ng structure, maraming force ang kailangan nating i-take into consideration too. So, for example, meron tayong weight itself. So, for example, yun nga, meron pa tayong wind load. So, another force na naman siya. So, meron din po tayong earthquake load. So, another force na naman siya. Therefore, para mapagsama-sama po natin itong lahat ng vectors na to or forces, kailangan po muna natin siyang i-resolve into components. So, yun po yung importance nitong ating pinag-aaralan, no? Para mapagsama-sama po natin yung mga force experience by our structure. Okay po? Okay, so again, balik tayo sa ating example. Meron tayong 10 newtons. Ito, 10 newtons with an angle of 30 degrees from the horizontal. Okay po? So again, kailangan natin siyang i-resolve into x and y components. So paano po ba gagawin yun? So ito po, sabi dito, ito yung kanyang, kung let's call this yun nga, vector A. So, si A daw, meron siyang components na vertical, yun yung AY. Tapos, meron din siyang components na AX, yung horizontal natin, no? Okay. So, sabi niya, para daw malaman yung ating components ng ating resultant vector, lalagyan lang daw natin si A ng sine theta. Sino ba si A? Ito, si A, no? Yung ating 10 newtons, yung ating resultant. So, yung palang resultant natin na si A, nalagyan natin ng sine theta. So, ano ba yung resultant natin? Ayun. So, yun lang pala, no? Para makuha natin yung ating, ano ba to? Horizontal. Okay, si AX, yung horizontal component. Ano ba to? Horizontal component. Yan. Horizontal component daw natin. Again, si A. Yun. Lalagyan lang natin ng sine theta. So, si A, yung resultant natin. Ano ba yung resultant natin? Ayun po, 10. So, yung 10, lalagyan lang natin ng sine theta. Ano ba yung angle natin, theta? Ayun, 30 degrees from the
horizontal. Okay? So, yung y component, okay, horizontal, vertical pala to. Sorry. Ulit. Okay. So, again, ulit tayo. Para ma-resolve natin sa components itong ating 10 newtons, lalagyan lang daw natin ng sine theta for vertical component. Tapos, si 10 newtons, lalagyan lang natin ng A cosine theta for our horizontal component, no? So, ayan. So, AY, ibig sabihin, si AY is equal to A. Ano ba yung A natin? 10. So, 10 sine theta. Ano ba yung theta natin? Ayun, 30 degrees from the horizontal. So, si para naman daw makuha natin yung ating horizontal component. So, yung A natin, si force resultant. Ano ba yung force resultant natin? 10. Okay, si 10. Lalagyan lang natin ng cosine 30. So, yan na yung kanyang components of a vector. However, saan po ba nanggaling yung mga cosine tsaka sine na yan, no? So, if you will remember, in our trigonometric identities, di ba, meron tayong sokatowa. Sokatowa. So, ano ba itong sokatowa na to? Yun daw, sine theta is equal to opposite over hypotenuse. Si cosine naman is equal to adjacent over hypotenuse. Si tangent naman, theta, is equal to opposite over adjacent. So, kung may ito yung theta natin, therefore, we could say na ito po yung ating adjacent at ito naman yung ating opposite, no? So, kaya ayun, yung sine theta daw natin, sine theta is equal to, ito yung theta, opposite. So, ano ba yung opposite nito? Diba, ito yung opposite. Okay. So, ano ba yung opposite ng ating angle? Diba, A na naman. Ito, diba, ito yung opposite natin. So, kung ito yung ating angle, ano po yung magiging adjacent niya? So, ito yung magiging adjacent niya. So, kung ito po, ito pong dalawang to ay ating legs. So, ano po yung magiging hypotenuse niya? So, ito po yung ating hypotenuse. Okay, yung ating resultant or vector. So, yun po. So, for example, si sine theta, na consider natin. So, sine theta is equal to opposite. Ito yun, yung vertical component natin over hypotenuse. So, ito yung hypotenuse natin, si A. So, yun, opposite. AY over hypotenuse si A. Therefore, solving simultaneously, si AY daw, yung ating vertical component is equal to A sine theta. So, ayun po yun, no? So, ganun din, kapag ka, ano naman, kapag ka adjacent naman yung kailangan nating makuha or si horizontal component. Okay? So, paano naman si horizontal component? So, pagka cosine theta, ano ba yung cosine theta natin? So, on opposite, sokatowa. So, adjacent over hypotenuse. So, cosine theta is equal to adjacent. Ano ba yung adjacent niya dito? Ayun, no? Kung ano yung equal dito, yun din po yung equal dito. So, yung adjacent natin, si ating horizontal component. So, AX over hypotenuse. So, ano ba yung hypotenuse natin? Ayun, yung ating force, A. So, therefore, para makuha natin yung ating horizontal component by solving simultaneously, si AX daw is equal to A cosine theta. Okay po? So, ayan. So, ganito po mag-resolve into component. So, ganito po mag-resolve into components. Okay? So, tignan nga natin kung ano ba? May example pa ba? So, di ba parang Pythagorean theorem lang siya, di ba? Kasi, basically, ito na yung ating yung ating triangle. So, ibig pa lang sabihin, kapag itong component natin, si AY, pagka in-square ko to, kapag in-square ko to, pag pinag-plus ko sila, AY squared plus AX squared, square root of answer, magiging, ayun, yung ating resultant. Kasi, to si resultant, to si component, tsaka ito si component. Kumbaga, sa hypotenuse, ito po si, for example, si leg 1, tapos ito po si leg 2. So, kung sa resultant naman, ito po si resultant, so ito po si component 1, tsaka po ito si
component to natin. So, paano naman po kapag walang given na theta? So, to solve for theta, nga gagawin, di ba, ano ba yung tangent natin? So, tangent so, tangent theta is equal to opposite. So, ano ba yung theta? Ano yung opposite niya? Ito, ay. Ay. So, ano naman yung over? Adjacent. So, ano yung adjacent natin? Diba dito? Ano ba yung adjacent natin? Ayun, horizontal component. Ax. So, to solve for theta, it is the arctangent of ng ating mga leg 1 or components. Okay? So, yun po yun. Ay over x. So, ito po yung ating mga ano ba to? Formula na ating or equation na gagamitin, no? Okay, so, pagka po components, ito rin po pala. Pag resultant na niya. So, para mas madali nating maintindihan, ulitin natin, no? For yung example natin. So, yung 10 newtons natin, tapos meron daw tayong 30 degrees from the horizontal. So, para makuha ko si x component, so, yung ang gagawin natin, f cosine 30, yung f natin ay 10. So, 10 cosine 30. So, yung para naman makuha ko yung ating vertical force, so, f sine 30. So, ano ba yung f natin, di ba? 10. So, 10 sine 30. So, kung kanina yung polar form niya ay 10 newtons with an angle of 30 degrees from the horizontal, polar form. Yung kanyang rectangular form naman, isusulat lang natin yung x tsaka y component niya. So, ano ba yung x component niya? Ayun. 10 cosine 30, kama 10 sine 30. So, ayan po yung kanyang rectangular form tsaka yung kanyang polar form. So, polar form, again, resultant. Kapag naman po rectangular form, again, mga components niya. Okay po? Okay. So, ayan. So, practice tayo para mas maintindihan natin yung pagre-resolve into components. Okay? So, ibang example naman. So, for example, meron tayong tinatawag na force 2 yung pangalan. May force tayo, tas force 2 yung pangalan niya. So, meron daw tayong force 2 na 5 kilonewtons at negative 220 degrees Celsius. At Celsius, 220 degrees, okay? So, paano ba yan i-drawing? First, let's draw our x and y axis. So, meron daw tayong 5 kilonewtons at negative 220 degrees lang, okay? So, paano ba yung negative? So, di ba, kapag positive, pag ganito yung ating direction. Pero kung negative po yan, so magiging sa kabila, di babaligtarin lang natin yung ating direction, no? Pupunta lang tayo sa kabila. Okay, so from 0, may 90, may 180. So, kapag nagpunta pa tayo dito, magiging 270 na po, no? Kaya, hanggang dito lang tayo. Ibig sabihin, nandito tayo sa second quadrant. Okay po. So, meron tayong 5 kilonewtons. So, paano ba malalaman itong angle na to? Itong blue angle na to? So, para malaman yan, syempre, kung ito ay 90, ay, kung ito ay 0, 90, 180. So, yung 220, subtract lang natin kay 180. Okay po? Therefore, ayan, meron siyang angle 40. Tama po ba? Check na natin kung tama. Okay, tama naman, no? Okay po. So, another example. Ah, okay. Resolve pala muna natin sa components, okay? Kasi pag-drawing pa lang yun. So, paano siya i-resolve sa components? Okay, lagay natin yung ating x tsaka y. So, x, again, yung adjacent niya, yung adjacent ng ating theta. So, cosine. Kasi yun yung may adjacent eh. Sine ay opposite. So, yung adjacent ng ating theta, 40. Therefore, okay, sulit natin. 5, yung adjacent, so cosine, ito yun, cosine 40. Kapag naman yung y component niya, ito, di ba sine niya, theta, adjacent, opposite,
hypotenuse, okay? So, ano kailangan natin for y component, di ba ito? So, ano ba yung may height, itong block na to? Ano ba yung component niya, di ba? Opposite. So, ano lang ba yung may opposite dun sa sokatawa? Syempre, may tangent, pero syempre, yung sign yung gagamitin natin dahil given yung hypotenuse. Okay, so that's why ang mangyayari, yung sin theta ang gagamitin natin. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. Yung opposite natin, yan, the opposite is equal to h sin theta. So, yung resultant lang niya, so natin, 5 sin theta. So, ito na po yung kanyang components. Okay? Okay, so another, wait lang, tama ba muna? Tingnan nga natin, 5 cosine, okay. Tingnan muna natin, itong x component niya po, mali, dapat merong negative sign kasi nandito siya sa second quadrant. Okay, tapos ito namang y niya, positive naman siya, tama, kasi paangat po siya. Okay, so yun, another example para mas ma-practice pa tayo. So, meron daw tayong force for 2 keeps 60 degrees east of south. Okay, so una, drawing ulit natin ang ating x and y component. So, kung meron tayong 2 keeps, ano po ba yung east of south? So, asan ba yung east? Asan ba yung south? O, yan. So, kung meron tayong 60 degrees east of south, ibig sabihin ganito po ang kanyang pagdodrawing. 60 degrees papunta sa east ng ating south. Okay po? Okay, so anong ilan yung ating force, yung vector. Okay, meron daw tayong 2 keep. So resolve natin into components, so x tsaka y component. So dito muna tayo sa x. Oh, ayan, paano 'yan? Ito na yung x niya ngayon, no? Yung x component niya. So paano, ano na yung kailangan nating gamitin? So, kung ito po ay theta, ito po ay adjacent niya, ito po ay opposite, ito po ay hypotenuse. So, anong kailangan natin para ma-solve yung opposite natin? Kailangan po natin gamitin ng sine. Okay, so, 2 sine 60 po ang kanyang x component. So, paano naman kapag y component? O, yun, o, yung adjacent naman yung lumabas. Therefore, we will use cosine 60. Okay, so check natin yung mga, ano man tawag dito? Yung mga sign natin kung tama ba. So, yung x po natin, pupunta sa right. So, therefore, positive. So, tama. So, yung y natin, makikita naman natin, pababa siya. Diba, nasa fourth quadrant siya. So, yung y natin, pababa. Therefore, dapat negative po siya. Okay? So, ganyan po yung mga example natin, no? Para makapag-resolve po tayo ng vectors into components. Okay po? Okay, so, since alam na natin makapag-resolve ng components into vectors, ngayon naman, pwede na tayo magkaroon ng addition of vectors. So, ibig sabihin, kung meron po tayong iba't ibang forces, lahat ng forces na yun, kapag niresolve ko into x components, lahat ng forces na yun, kapag niresolve ko into y components, kaya ko na po malaman yung kanyang resultant kapag pinagsama-sama ko po lahat ng x, tsaka pinagsama-sama ko po lahat ng y components niya. Okay, so for example, sabi po dito, meron daw po tayong dalawang way. Meron po tayong dalawang way para makapag-add ng, ano ba yan, mag-entry. Meron daw po tayong dalawang way para makapag-add ng vectors. Yung una, meron tayong tinatawag na force triangle. Yung pangalawa, 1, tsaka 2. Okay, tapos yung pangalawa, yun po yung ating summation of forces, xy. So, ano po bang, dun muna tayo sa ating force triangle. So, ano po bang ibig sabihin ng force triangle? So, ibig daw pong sabihin, kung meron daw po akong dalawang forces, pwede ko siyang gawing triangle. So, paano ko gagawing triangle yon? Simple lang, no? Una, kopyahin natin yung unang force na gusto natin. So, okay? For example, mas gusto ko si FU. Hindi ako nagubara. Okay. So, let's, this to si force 1. Okay? Kopyahin natin si force 1. So, paano ba siya sinulat? O, diba, nasa horizontal lang naman siya. So, 0 degrees from the horizontal. So, para makuha natin si force triangle, dapat kung susulatin natin tong si force 2, yung second force, magsisimula po siya saan?
dito po sa dulo ni force 1. Tapos, kukopyahin natin yung angle ni force 2. Okay? Okay po. So, ayan, si force 2. Ngayon, after ko masulat lahat ng forces, para daw malaman yung kanyang resultant, nagdo-drawing lang daw po ako from sa pinakasimula hanggang sa pinakadulo ng ating mga forces. So, yun na po yung kanyang resultant. No, ma'am sir, paano pagbaligtad naman po? Paano po kapag mas gusto ko naman itong si FB kesa kay FU? Okay, so try natin si FB naman yung ano, yung ating unahin, okay? So for example, ito si FV. Ayan po siya. Tapos ididikit natin si FU. So saan ba ulit tayo magsisimula pagka isusulat na natin yung ating pangalawang force? Doon po sa tip ng ating first vector. Okay, so ayan, na-identify na natin kung saan yung tip. So, therefore, kukopyahin na lang natin si ating FU, which is 0 degrees or within the horizontal po siya. Okay, so ayan na si FU. So, para po i-drawing again yung ating resultant, magsisimula po tayo sa pinaka-start ng ating drawing hanggang sa pinakadulo ng ating drawing. Okay, so yun po yung ating resultant. So, ayan, kung titingnan po natin yung resultant dito, tsaka resultant dito, di ba parehas lang naman sila ng angle? Okay po. So, basically, ibig sabihin, kahit anong force pa yung unahin ko dito, si FB1 yan o si FU, magiging same pa rin po ang kanilang resultant. Okay po? Okay. So, ayan, for example, mag-practice tayo ng pagdodrawing. Paano ulit idodrawing yung ating mga forces? So, kuha tayo ng unang force. Let's say, unahin natin si 2 kilonewtons, no? Unahin natin tong 2. So, paano ba yan? O, una, yan, meron tayong Cartesian plane. Tapos, sabi 40 degrees daw, no? Within the vertical naman. So, drawing natin si 2 kilonewtons. Kinopya lang natin. So, saan sisimulan itong, kung pag magdodrawing na tayo ng second vector, saan po sisimulan? Again, dun po sa ating tip ng unang vector na drawing. Okay, so sa tip ng ating unang vector na drawing, gagawa po ulit tayo ng maliit na Cartesian plane. Tapos, sabi, ano bang sabi? 60 degrees from the vertical. So, magagawa tayong 60 degrees din dyan. So, yun na po si 3 kilonewtons natin. Okay? So, paano? Okay. So, ngayon, na-drawing na natin si force 1. Tapos, na-drawing na rin natin si force 2. So, paano ulit idodrawing po yung ating resultant? From pinakasimula ng ating drawing hanggang sa pinakadulo ng ating drawing. Therefore, we can say that this is our resultant. Okay po? Okay, so paano naman po pag gusto kong unahin si 3 kilonewtons? So, ganun din, no? Nagawa lang tayo ng plane. So, ano sabi? 60 daw. 60. Tapos, drawing natin si 3 kilonewtons. So, ano susunod? Paano ulit? Paano natin i-drawing yung susunod na force natin, si 2 kilonewtons, saan tayo magsisimula? Doon po sa tip ng ating first vector. Okay, so paano okay, drawing na natin si 2 kilonewtons, 40 degrees daw dito. So, ayan po, no? Tapos, paano na i-drawing yung resultant? From the start of our drawing hanggang sa dulo ng ating drawing. So, ayan. Yun na yung ating resultant. So, ayan, no? Kung makikita nyo, ganun pa rin yung kanyang itsura kahit anong force yung unahin. Okay, so dito naman tayo sa kabilang example. So for example, meron tayong force P. 25 daw po siya from the horizontal. So ayun, 25, tapos may force P tayo. So yung pangalawa naman, okay, yun po yung ating first vector. So yung pangalawang vector natin, si Q. So saan tayo magsisimula? Sa tip po ng ating unang drawing. Okay, so paano naman yan? 50 degrees. Ayan, pababa ng horizontal ha. Tingnan nyo. So, ayan yung si Q natin. Magsisimula dun sa tip ni P. Punta sa, tas kukopyahin lang natin si Q. So, paano naman yung kanyang resultant? Again, magsisimula po sa pinaka-start ng ating drawing hanggang sa pinaka-dulo ng ating drawing. So, there you have it. Your first triangle. Okay po? Okay. So, ayan. So, another example. Like, for example, let's say RP is 60 newtons. So, kung magdodrawing po tayo ng first triangle, ano po ulit gagawin? Pili po tayo ng isang triangle. Ng isang force. Let's say si 120. So, kukopyahin lang natin, no?
120, tapos yung angle niya 25. So 25 po dito from the vertical. Kopyahin lang natin, 120. Pangit naman yan. Ano ba yan? Okay. So, 120 newtons. So, ano, susunod naman nating force. And ulit tayo magsisimula pagka magdodrawing na tayo ng ating pangalawang force. So, dun po sa ating tip ng unang vector. Okay, so ididikit lang natin siya dun sa dulo nung una, no? So, ano ba yung ano natin? Ito na yung pangalawang force natin. 60 daw. Paano ba yung angle niya? Okay, within the vertical. Okay. May angle alpha. Tapos 60 siya. So, let's say kung itong buong to ay 120. So, yung kalahati lang niya ay 60. Okay po? Ayan, kalahati lang kunyari yung 60. So, again, pag magdodrawing tayo ng forces, isusunod po natin siya sa tip noong ating mga force. So, kung for example, may isa pa tayong force. Okay, so idodrawing ko lang siya dito sa tip nito. Tapos, ayun, ganyan. Okay? So, yung resultant niya from the start to the end. Yun na yun. Okay, pero wala naman tayong force. Example ko lang yun. So, paano po ulit magdodrawing ng resultant kung ganyan lang yung ating forces? Okay, from the start of our drawing hanggang sa dulo ng ating drawing. So, yun na po yung ating resultant. So, yun po yung ito po yung concept ng ating force triangle. And syempre, marunong na nga tayo mag-drawing, pero paano naman natin siya isa-solve? So, para wait lang, okay. So, kung, yun nga, yung example ko kanina, kung more than 2 yung ating forces pala, for example, 1, 2, 3 yung ating forces. Di ba, hindi na siya triangle? Ano na yan? Force trapezoid or force parallelogram na siya. Okay? So, kapag ganyan kasi, pwede naman siyang isolve using analytical solutions. However, kapag kasi dumadami na yung ating forces or mas dumadami na yung ating angles, mas dumadami na yung ating sides, mas mahirap na po siyang isolve using mga trigonometric identities. No? Kasi kapag triangle-triangle lang yan, marami tayong magagamit. Eh, di ba? Pwede tayong gumamit ng yung mga sine, yung mga cosine. I mean, pwede pa rin naman dito, although mas mahirap na siyang makita. So, iniiwasan na natin yung ganitong force triangle solution kapag marami na po tayong forces. Okay, so, ngayon na marunong na po tayo mag-drawing ng force triangle, alamin naman natin yung mga equations na pwede natin gamitin para makapag-solve tayo. Okay po? So, ayan, yung dalawang pangunahing equation na ginagamit natin sa pagsasolve ng force triangle, meron tayong sine law, madali lang naman, kabisaduhin, sine A, sine B, sine C. Diba, madali lang. So, pag ginamit natin yan, for example, ito po yung ating A na angle, tapos ito po yung ating A na length, so yung sine daw nitong angle na to, over this force, equal lang siya sa B, sine B over B nitong side na yun. Okay po? So, yun lang. Mga opposite-opposite lang siya, basically. Opposite-opposite equal daw po yan kapag ginamitan natin ng sine law. Okay po? So, paano naman yung cosine law? So, yung cosine law, medyo mahirap siyang tignan, no? Pero kapag lagi kayong nagsosolve, over time, kabisadong-kabisado nyo yung kahit hanggang board exam pa. Very useful nga po pala to hanggang board exam. So, I suggest na maalala natin to, no? So, madali lang naman eh, di ba? Parang, pwede natin siyang isulat as C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. So, di ba itong part na to, mukha na siyang Pythagorean theorem. So, kapag ka may cosine law ka, basically, susubtract mo lang daw times 2AB. O, di ba? Kamukha na siya. Parang kinuha mo lang yung AB, 2AB. Ano ba? Pag nagsasolve ka, basta malalaman mo eh. So, kung meron na tayong Pythagorean theorem, susubtract mo lang minus 2AB. Kasi ito na yun, minus 2AB. Tapos yung cosine lang nung C. So, yun, parang ABC. ABC. So, yun lang yan. ABC lang yan. Kaya nyo yan. Basta, again,
mas maaalala nyo siya kapag lagi nyo siyang ginagamit. So, paano ba ito ginagamit, tong cosine law na to? So, I suggest na kung may alam po kayo, for example, dito, pag given yung angle dito, tas alam nyo yung magkabilang side, yung kaya F1 tsaka si F2, I suggest na cosine law yung gamitin. Actually, mas ginagamit ko tong cosine law kasi alam ko mas mahirap ng konti tignan na makabisado siya. Pero mas maganda kasi itong cosine law kaysa sa sine law. So, bakit po ganun? Kasi itong si sine law, minsan po kapag nagsosolve tayo, ang nakukuha niya lang na angle, yung acute lang po, no? Kumbaga, theta 1, theta 2. So, yung acute lang dito, yung kanyang kayang isolve. So, kung obtuse po yung angle, basically, kailangan niyo pa po siyang i-subtract sa, for example, 180 minus theta, or kung ano man po yung complementary or kung ano man yung necessary solution para mas makuha natin yung obtuse na angle. Okay po, yun po yung weakness nitong sine law. So, that's why I really prefer and I suggest that we use cosine law po. Okay? So, again, kailan po gagamitin kapag may cosine law tayo? So, basically, kapag meron tayong known forces na 1, known forces na 2, at sa pagitan po ng mga force na yan, alam natin yung theta, therefore, it is advisable to use cosine law. Okay po? Okay, so, ayan. So, let's try na, no? Yung force triangle, yung drawing din natin kanina. So, paano ba natin gagawin yan? Okay, so, una, let's pick a force. Okay, mag-drawing muna tayo ng force natin. So, kung meron tayong force, yan, kunyari si 2 kilonewtons ulit. Kasi yun yung mas una ko nakikita eh. So, kung si, meron daw tayong angle na 40 degrees from the horizontal, okay? So, meron tayong, ang laki naman yan. Sige, pwede na rin. 2 kilonewtons. Okay, so paano po natin i-drawing ulit yung force triangle natin? Doon po sa tip ng ating unang force. So, nasan ba yung tip ng ating unang force? So, yun po, no, yung tip ng ating unang force. And from there, pwede na natin i-drawing yung kasunod na kanyang force. Okay po, ano bang sabi dito? O, may 60 degrees from the vertical daw. So, 60 degrees from the vertical. Meron na tayong, yan, B. Yung force B natin na 3 kilonewtons. Siyempre, mas mahaba siya sa 2 kilonewtons, no? It's very important nga po pala na to try na paano ba maging ano ba relative yung ating drawing. Like for example, drawing natin dito sa may ibang sa unang vector natin 2 kilonewtons na. So pag i-drawing natin si 3 kilonewtons, kailangan mas mahaba po siya kay 2 kilonewtons kasi for example, drawing ko siya na mas maikli lang kay 2 kilonewtons. Yung resultant natin na imbis na nasa fourth quadrant, mangyayari na sa third quadrant na lang po siya, which is magkakamali po tayo ng solution. That's why medyo mahirap gamitin tong force triangle kasi it's very prone to errors, no? Lalo na yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina na paggamit ng sine law. Okay po? So, that's why kailangan po ulit natin na i-drawing na relative or paano ba? Close to values ng ating mga given. Okay po? Okay, so since na-drawing na natin yung ating dalawang forces, yung 2 kilonewtons tsaka 3 kilonewtons, it's time for us to draw yung ating resultant. Okay, so yung resultant po natin saan? From start of our drawing up to the end of our drawing. So from start to the end, magdodrawing lang tayo ng line. Pwede na natin yung tawagin na resultant. Okay, so ano pa po ba yung mga, yan na yung given natin, no? So ano pa po ba yung mga given na pwede natin gamitin? Anyone? Kayo wala po. It's okay. Syempre, simula pa lang naman, no? Di pa natin masyadong gamay. Wala pa tayong alam. So, sabi dito, kung meron tayong 40 degrees from the horizontal, therefore, masasabi din natin na meron tayong 40 degrees dito. Di ba yung mga theorem and postulate natin sa geometry? So, yan, magagamit din natin yan kasi alternate angles po sila, okay? So, ibig sabihin, meron din, kung 40, kasi itong angle na to ay 90, therefore, 90 minus 40, meron tayong 50 dito sa loob. So, kung dito naman sa baba na to, meron 60, therefore, itong angle na to, 90 yan. So, 90 minus 60 equals, okay, 30 po dito. Meron tayong 30 dito. So, yung si 50,
Tsaka si 30, pag pinagsama natin, ano nang kakalabasan niya? Paano ba yan? Mas malaking drawing. So, ibig sabihin itong angle, laki naman. Pero yan, yung angle na yan, 80 degrees daw siya. Okay po. So, yun yung mga given na nakuha natin. Okay, so, ngayong alam na natin, so, pwede na siguro natin gamitin si sine law, tsaka si cosine law, no? Sulat ko na lang dito kasi mabubura pala yung drawing natin kapag ni-next natin. So, si sine law, ano ba? Sine A over A, so, is equal to sine ng kabilang side, ay B, B, B. Over B. Okay po. So, ano ba yung kailangan nating malaman? Diba si resultant? Okay, so let's start working from there. So, kung si resultant, may opposite angle siya, so pwede natin siyang magamit, no? So, ano pa ba? Ito. Ay, alam ko na. Mag-cosine law na lang tayo. Kasi ano po yung sinabi ko sa inyo kapag cosine law? So, kapag meron tayong known forces, two known forces, tas in between po niya, alam din natin yung angle. So, therefore, it is advisable to use the cosine law. Okay po? Okay po. So, isulat na natin yung cosine law, diba? Okay, so, paano ba isolve yan? So, yung R daw natin is equal siya sa square root ng, ano po yung mga legs natin? O, diba? 2 lang naman, tsaka 3. So, 2 squared plus 3 squared. Tapos, isusubtract mo yung kanyang twice na pinagsama. O, 2AB. 2 times 2, tsaka 3. Cosine, kadikit po yan. Ano yung cosine na opposite ng R? 80. Okay. So, cosine, okay, hindi na siya kasha. So, yun po. So, solve natin. Calculate. O, yung calculator nyo, asan na yung mga calculator nyo? O, kunin nyo at pindot-pindot tayo para naman madagdag sa ating muscle memory, no? Para kahit hindi tayo masyado nag-aaral, please maalala natin kapag pumipindot tayo. Okay po? Please, gamitin nyo po dahil pumindot kayo. Dahil po gagamitin natin to sa board exam. Okay, so, R daw, square root of squared plus 3 squared minus 2AB, 2 times 2, 3 cosine theta. Ano ba yung opposite angle niya? Di 80, 80 lang naman. So, ano pa yung lumabas na sagot sa inyo? 3.3084 kilonewtons. Okay po. So, ano pang kailangan natin alamin? Ngayong alam na natin yung resultant, kailangan malaman din natin yung to, theta from the horizontal. So, paano naman natin malalaman yan? So, let's try to use muna itong sine law, no? Okay. So, yung R natin, pwede na, alam nyo ba yung shift store? So, ito kasing results natin, kung isi-shift store natin, for example, sa A, yung mga, yung nakikita nyo ba yung mga capital letters sa inyong calculator? So, pwede nyo kasing yung itong sagot na to, para hindi nyo i-type ng i-type, pwede po yung i-shift store sa ating calculator. Like, for example, okay, i-shift store ko na siya sa A. Para naman di tayo type ng type. Okay, kung di nyo po alam, ipaalala nyo sa akin kapag ka nagkaroon tayo ng klase. Okay po, pag nag-meet tayo. Yan. So, pwede natin gamitin yung sine law. Paano ba gagamitin yung sine law? Okay po. Sine 80. So, ano ba yung opposite na force niya? Diba itong resultant lang naman? Sine 83.04 is equal daw po. So, ano pa yung known natin? Okay. So, syempre, ito yung angle na gusto nating malaman. Therefore, we will work and the angle na malapit dun. So, ito yun. No? Baka mamaya, ito pa yung solve nyo. Di, mas nahirapan kayo. Okay? So, dito na tayo. Wag na dito. Okay? Wag na po dyan. So, yan. Sine 80 is equal to sine unknown over 3 kilonewtons. Okay po? So, itong sine theta na to, kung ilalagay nyo sa calculator, pwede nyo naman siyang i-mark as x. Tapos, yung x na makukuha nating sagot, tsaka natin arc sine ng answer po, no? Okay. So, yan. Okay. So, sige. Try muna natin na x lang ito. Ay, nawala.
Ay, 3. Tapos ito, let's assume it na x lang muna. Okay, so therefore, yung x daw na makukuha natin kapag pinindot-pindot natin, oh, okay, pindot na. Kung hindi nyo po, kung hindi po kayo makasunod, kindly pause muna yung ating video. Tapos, ayun, pindot-pindot tayo para makasunod po tayo, okay? Para mas, para hindi naman masayang yung pakikinig nyo. Mag-participate na rin po tayo, okay? Okay po. So, yan, yung x natin. Anong value ng x natin? 3 sine 80 over 3.304. Okay. Value ng x natin ay 0. 0.8941. So, pagka itong x natin, para makuha natin yung theta, kailangan i-arc sine natin, okay? Kasi x is equal to, okay, .8941 is equal to sine theta. So, yung theta natin is equal to, okay, ayan, 63.54. So, yung theta po na nakuha natin na 63.54, ito pa lang po yun, no? So, para makuha natin, ano ba? Para makuha natin itong angle lang from, oh, na itong, paano ba, itong maliit na to. So, ima-minus natin yung 60 sa 40. Okay, so 63. Paano ba yun? Okay, dito ko naman isusulat. So, 60, yung, to solve for angle, oh, sige, let's say, phi. Okay. To solve for angle phi, ayan, 63.54 minus 40. So, ayun po yun, no? 63 minus 40. Yung maliit lang po na angle phi dito. Okay, is equal to 23.54. Okay po. Okay, so ito, since alam na natin to, kailangan yung daw theta natin na resultant is from the horizontal. Okay po. So, para masolve yan, syempre, 90, yung buo lang na angle na to, 90 minus yung maliit na angle phi. So, our theta will, from the horizontal will be, okay, theta from is equal to 90 minus, okay, 23.54. Therefore, our theta, ito pong from the horizontal, is equal to 66.46. Okay po. So, ito yung sagot natin, yung resultant niya, tsaka yung ating angle. Okay. So, yun po yung addition of vectors. At kapag ka nagkaroon tayo ng addition of vectors, lalabas yung kanyang resultant. Okay po. Okay. So, ano pa ba? Ah, ito. Di ko na, yun yung sinasabi ko na yun. Di ko lang ni-next kasi mabubura nga yung ating ano, mga drawing. Okay. Okay po. So, another example, no? Let's try another example. Ito daw ating F, 450 newtons daw siya. At yung ating theta ay 60. So, again, para to add the vectors, magkaroon daw tayo, gumawa daw tayo ng force triangle. So, for example, ito na yung F, yung first one natin, no? So, ito drawing lang natin siya. Yung theta daw natin ay 60. So, ayan, ito drawing natin, meron tayong 450. So, yung pangalawa naman, so, paano natin, wait lang, so, medyo usog pala natin. Kasi, nasa kabilang side siya. Theta, 60, meron tayong 450 newtons. Okay, yung pangalawa naman, meron daw 15. So, nasan ba yung 15 na yan? Dito po sa baba, no? Dito po sa baba yung 15. So, 700 siya, so, dapat mas ma haba yung drawing natin sa 450 newtons. Okay po? Okay. So, ayan. 750 newtons. So, yun po. Ano pa ba? Oh, okay. Tama. So, tama na yung pagdodrawing natin ng force triangle, no? Kasi simula dito sa start ng ating force 1, dun po sa tip niya, dun tayo nag-start or dun po tayo gumawa ng ating nagsimula para mag-draw ng ating second vector.
Okay, so paano po i-draw yung kanyang resultant? From the start ng ating drawing hanggang sa dulo po ng ating drawing. Okay? So, yan. Yung ating resultant. So, ano pa yung mga alam nating angle, no? So, ito. Mga angle natin. Meron tayong 40 dito. So, ano pa ba? 15. Ano pa yung pwede nating malaman? Mm-hmm. Ayun. So, kung meron tayong 60 dito, so, ibig sabihin, dito, meron tayong yung alternate angle natin, kung may 60 tayo dito, ibig sabihin, itong buo na to, meron tayong 60. So, kung itong buo na to ay 60, so, therefore, kung pag binawasan natin ng 15, itong angle na lang na to ay 45 na lang. Okay po? Okay po. So, ano yung nang gagamit, ano bang pwede natin gamitin? Sine law or cosine law? So, since meron po tayong alam na dalawang vectors or dalawang force at sa pagitan niya ay meron tayong alam na angle, ang gagamitin po ulit ay cosine law. Okay po, so let's try no para malaman natin si resultant R. So, R is equal to square root of, ano ba yung mga legs niya? So, 700 lang para, sorry. Ayan, 700. Ay, mali. 700. Okay, so 700 squared plus yung kabila niya pang leg. Oh, 450 squared minus yung combined niya twice. 200 450 cosine yung angle niya na opposite na R. Nung hinahanap natin na resultant is 45. Okay po. Yan. So, compute. Okay. Sabay-sabay tayo mag-compute. May 700 squared plus b squared minus 2ab times ab for 50 cosine no angle na meron tayo. Okay, 45. Therefore, our resultant is 497.01 newtons. So, yan po. So, paano naman malaman yung ating angle within the hole? Oh, okay, ano ba yung sabi? Measured. Okay. Find daw po yung resultant, tsaka po yung direction, measured counterclockwise from the positive x-axis. So, ano ba yung positive x-axis natin? Di ba ito yung positive x-axis? So, ibig sabihin, yung angle daw natin, i-measure natin papunta sa resultant ng, ayun, ito daw yung papunta sa counterclockwise, no? From the positive x-axis. So, ito po yung ating angle measured counterclockwise from our horizontal, okay? Ay, resultant. Okay, so kung ito po yung resultant natin, yung kulay po lang arrow, so positive x-axis, ito po yung positive x-axis natin. So, magme-measure tayo ng counterclockwise. So, ibig sabihin, ito po yung ating hinahanap na angle, okay? Ano ba yan? Angle phi ulit. Yung red, yung buong red. So, paano natin ma-identify itong si angle phi? No? So, papakita ko sa inyo. Okay, so let's try using sine law. So, kung gagamit kasi tayo ng sine law, for example, sige, gamitin natin itong si 700 over sine na hindi natin malaman. Ito lang po yung sine sa loob. Yung buo na yan na sine. Okay. Sine unknown. Ano ba? Ano ba? Delta? Pa bang pwede? Okay, sine gamma. Okay. Anyway, sine angle is equal to R. Ano ba yung resultant natin? Kasi R sine 45. Kasi yun yung opposite angle ni R. Okay, so for up. So, pwede na natin isolve si ating sine theta. Sine theta is equal to hindi pala yung theta. Sorry. Sine angle. Wait lang, alam natin yung R. Yan. So, yung sine natin, 700 sine 45 over resultant
197.01 is equal to 0.9959. Tapos yung angle na yan, kapag in-arc sine natin, ay, mali. Sine angle 84.81 degrees. So yun po yung pinapakita ko sa inyo na mali. Sige, ganito. Ito yung nakuha nating angle, di ba? So try natin siyang i-compare using sine law, okay? So ito isosolve natin yung angle na itong kulay itim dito using sine law naman. So okay. Ay, cosine law naman, okay? Sine law. Cosine law. So, 700. Ah, wait. Paano ba ito? Cosine. Oh, nito. Ayan. 700 squared is equal to R squared. Okay, yung C squared is equal to A squared plus yung B squared, 450 squared, minus 2AB. Yung R, meron na tayong resultant. 2AB cosine nitong itim na to. So, let's say, cosine tape. Yun ulit, cosine angle. Okay, so alam na natin yung R. Input na lang natin itong R na to. Okay, so alam na natin din yung R dito. Input na lang po ulit natin yung ating resultant. Therefore, we could say, we could solve for cosine angle natin. So, yung cosine angle daw natin, okay. Let's solve for that. 700 squared is equal to R squared. Yung R natin ay 497.01 squared minus 2. Ah, hindi pa pala. Plus 450 squared minus 2AB. 2A 497.01 times B cosine. Okay, yung cosine angle natin, pwede natin siya i-assume na X. Okay po? Okay po. So, yan. Okay. So, yung, okay. Hindi ko na, nawala siya. Anyway, solving simultaneously. Sige na, sulit ko na nga ulit. Hindi, wag na. So, yung angle na nakuha natin is 95.19 degrees. So, ano po yung sinasabi ko dito? Di ba magkaiba yung nakuha natin using sine law? Tapos magkaiba rin po yung nakuha natin using cosine law. So, ibig po sabihin yan, yung tong sine law natin, hindi po siya nakakapag-solve ng obtuse angle, no? Yung acute lang po yung kanyang kayang isolve. So, ito naman cosine law natin, makasiguro po tayo na tama siya dahil kaya niyang isolve kahit obtuse angle. So, kung itong acute angle yung nakuha mo, so, kaya lang, di naman natin makakasiguro kung tama siya. Although, pwede mo siyang subtract sa 180 and 84.180 minus 84.81. So, ayan, kapag sinubtract mo to sa 180, minus 180. Ito din po yung kanyang lalabas. Although, we are sure kapag cosine law yung ginamit natin na ito na po yung tamang sagot. Okay po? So, yung itim dito, ano daw siya? 95.19. So, may theta na tayo, no? Kaya lang ang kailangan ulit natin is counterclockwise from the positive x-axis. So, paano ba yan? So, kung meron na tayo, kung nasolve na natin yung angle na to, therefore, idadagdag lang natin yung angle dito na 60. So, yun na po yung ating angle measured counterclockwise from the positive x-axis. Yung ating phi is equal to yung nasolve natin plus 60. So, yung nasolve nating angle is 95.19 plus 60, therefore, is, pindot-pindot. Kapag po, pagka hindi po nyo masundan, pause lang po muna kayo ng video, tsaka po kayo, pindot, okay? So, yan na. Ang active po angle ay equal to 100 plus 60. 55.19.
19. Yan na po yung sagot natin. Itong R, resultant, tapos ang kanyang pong angle with the, na measured counterclockwise from the positive x-axis. So, ito po yung ating mga sagot. Okay po. Okay. So, yun po yung pag-determine ng ating addition of vectors using force triangle. So, paano naman po yung yung isa pang way, ngayon alam na natin yung force triangle, yung susunod naman na way is summation of forces according to its y, x, and y component. So, madali lang po yun, no? Mas mahirap pa nga tong force triangle. Okay, anyway, pero paano ba ginagawa yun? So, ibig sabihin, kung meron lang daw po tayo mga forces, F1, F2, F3, tsaka F4. So, kung i-resolve lang natin itong mga components niya into x and y components, tapos pag-a-add natin lahat sila, so yun na po yung ating magiging resultant. Okay, so try po natin dito sa ating sample problem. No? Wala na po tayong force triangle na gagamitin dito. And isa pa, besides, pag mas marami pong forces, mas maraming angle, nagiging parallelogram na po siya. Therefore, mas mahirap pong isolve using sine law and cosine law. No? Hindi na po siya mas mahirap na pong gamitan ng ating mga equation. Okay, so sample problem. So, plot and compute the magnitude and position of the resultant of the given concurrent forces. So, try muna natin si F1. So, una, mag-drawing muna tayo ng ating Cartesian plane. Okay po. So, meron daw tayong, yung F1 daw natin, 400 newtons along the positive x-axis. So, ano bang magiging itsura nun? 400 newtons along the positive x-axis. Tsaka pag gumagamit po kasi tayo ng summation of forces, summation of x and y components. Ay, sorry. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan maging careful sa pagdodrawing ng mga forces kung gaano ba siya kaisi o kahaba kasi hindi naman na analytical solution yung ating ginagamit. Okay po. So, yan. Meron daw tayong 400 sa x, positive x-axis. Okay. So, meron na tayong force 1. So, si force 2 naman, ano bang itsura niya? Meron daw tayong 200 newtons, negative 210. Okay. So, kung dito yung positive, syempre yung negative sa kabilang side. So, 210. Okay. 0, 90, 180, 210. Okay po. Merong 200 newtons. Okay, 200 newtons. So, para natin makakukuha yung angle dito. So, simple lang, no? 210 minus 180. Okay po? 180 nito. So, yun na yung ating angle. So, yung angle po natin ay 30 from the horizontal. So, meron na din tayong F2. So, si F3 naman, drawing natin. So, anong sabi? Positive 240 degrees. So, paano na natin gagawin yan? Kung ito kanina, negative yung 210 na ginawa natin. Ngayon naman yung positive. Sisimula tayo sa kabilang side. Okay? So, 240. So, 0, 90, 180. So, dito po yung 240. Okay? So, para makuha natin yung angle, 240 minus 180. Ilan po yan? Compute. Okay, so meron tayong angle na 60. Yan. Tapos, ito, ating force ay 300. So, meron natin tayo kay F3. Okay po? Newtons. So, yung last na. Si F4. Anong sabi? Meron daw siyang south, 30 degrees east. So, nasan ba yung east natin? Ito, nasan ba yung south natin? Ito. So, sa south daw natin, merong 30 degrees sa east. Okay, so yung south, basically, maglalagay lang tayo ng 30 degrees dito from south. So, yun na po yung ating fourth vector. Okay? Na 300 newtons. So, yan. Meron na tayong F4. Okay na. So, susunod, paano naman natin siya isasolve? Madali lang, no? I-resolve lang natin siya into components. Okay po. So, check muna natin yung drawing natin kung tama ba. So, si F1, 400 sa east.
si F2 to 10, 30, tama. Yung mga ginagamit, yung mga 210, 200 lang pala. Tapos 30, okay. Tapos 60, 300. Tapos, ayan, 30, 300. Or kung gusto nyo na ilagay siya sa horizontal component, pwede naman kayong gumamit ng 60 degrees dito kasi 90 po ito, okay? Kung may 90 tayo, 30 dito, therefore 60 dito. So, yan po yung drawing ng ating sample problem. Okay po? So, let's compute naman na. Let's compute na for our forces using summation of forces. So, una, dito tayo sa x components. So, paano daw po magkaroon ng summation forces? X component. So, simple lang. So, si 400, ano ba yung x component niya? So, yung 400 na mismo, no? Kasi nasa x lang naman siya. Wala naman siyang y na component. So, 400 na siya. So, positive, negative. Okay, so, positive po kasi nandito siya sa to the right. So, positive po yan. So, ano na, dito naman tayo kay 200. So, ano po yung x component niya? Positive, negative. Okay, negative siya kasi nandun siya sa second quadrant, no? To the left po yung kanyang x component, okay? So, para makuha po yung kanyang x component, so 200, kukosain lang po natin yung 30 dahil yun po yung adjacent sa ating 30 degrees, sa ating theta, okay? Sa ating degrees. So, yung x component naman po ni 300, so paano naman yan? Ano po ba yung x dito? O, ito yung adjacent ng 60. Therefore, kukosine din natin. So, positive, negative. Okay, so negative din po siya. So, negative 300 cosine 60. So, okay po. So, ito namang x component nito. Positive o negative? Okay, positive po kasi yung kanyang x component ay to the right. Okay, so ano po yung adjacent niya? Siyempre, cosine na naman yung gagamitin natin. So, 300 cosine 60. Yung gagamitin natin. Pero kung dito yung angle nyo, na, kunyari yung kanina na angle 30, so ang magiging x component niya ay itong side na to. Therefore, pwede nyo rin siyang isulat as 300, ano po, x component niya. Okay, sine 30. So, tingnan nyo, equal lang siya sa 300 cosine 60. Plus, ayan. Tingnan nga natin sa calculator, 300 sine 30, 150. So, 300 cosine 60. So, ayan. 150 rin po siya. No? So, dapat maging maingat po tayo. Titignan natin kung yung angle ba natin is with respect to horizontal or with respect to vertical. Okay po? Okay. So, yan yung x components natin. So, kukulin naman natin lahat ng y component. So, yung y components natin, mapunta tayo dito kay 400. Meron ba siyang y component? Wala po, no? Kasi nakahiga lang siya mismo sa ating x component. Therefore, 0 po yan. So, paano naman? So, ito naman si 200. Ano po yung y component niya? So, positive, negative. Okay, positive kasi pataas po yung kanyang y component. Okay, so positive 200. Sine or cosine? Okay, so opposite, therefore, opposite ng ating angle, therefore, sine 30. So, okay, dito naman po tayo sa y component ni 300. So, ano po siya, positive or negative? Okay, negative po siya kasi nasa pababa na po yung kanyang y component. Okay, so, negative 300. Ano pong gagamitin natin, sine or cosine? Okay, opposite po siya ng ating angle, therefore, we will use sine 60. Okay po. So, dito naman kay ating 300. Yan. Yung ating last ano ba? Vector. Okay. So, positive, negative po siya. Y. Okay. Negative y po siya kasi nasa baba po siya. Okay. Napapababa po yung kanyang y component. Okay. So, 300. Negative 300. So, kung ito po yung gagamitin nating angle, ano po yung kanyang anong gagamitin natin? So, pwede po siyang ano po yan? Sine 30, no? Ah, hindi. Dapat ito. So, cosine po. Ito po yung ating titingnan.
ito po yung y component na titingnan natin. So ano yan, adjacent ng 30. So therefore we will use cosine 30. Okay po. Tignan nga natin kung equal siya sa, kung ito naman yung gagamitin natin. Tas y component. sine 60 sine cosine 30. Okay, parehas po siya. Okay, okay po. So compute, paano po natin siya i-solve? So, lahat lang po nito, no, ita-type nyo lang sa calculator nyo. For, dito muna tayo sa ating x components. So, type natin si 400 minus, type nyo po sa calculator, 200 cosine 30 by 400 minus 200 cosine 30 minus ulit, minus 300 cosine 60 plus 300 cosine 60. Okay po? So, yan, 200 26.7949. So, yan po yung ating x components. So, dito naman sa ating y components, ganun din, no? Ipag, ito parang, anyway, y components, okay, so 0, tatype kung gusto nyo i-type, tapos plus 200, i-clear nyo po yung anyong calculator, baka maidagdag nyo po sa answer, ha? Okay, 200, sine 30 minus 300 sine 60 by minus 300 cosine 30. So, ano po yung ating y component? Okay, negative 419.615. So, paano po natin makukuha yung resultant niyan? Di ba parang Pythagorean theorem lang po ulit yung sinabi ko sa inyo? So, para makuha po natin yung resultant, is equal to square root of x component squared plus y component squared. So, R is equal to 226.79 squared plus 419.62 squared. Square root po natin yan. R is equal to, okay, okay, pindot-pindot po, 226.79 squared plus 400, or kung plus negative 419.615 squared, okay? So, ito po ang ating resultant, 476.98. Kasi mas madali pa pong mag-solve ng theta dahil siya lang po ay arctangent itong ating y component tsaka ng ating x component. So, arctangent lang po siya. Paano ba? Saan ko pa ba isusulat? So, arctangent y over x. Okay po. So, yung y natin, again, di na po kasi kasya, so di ko na maisulat. No? Ito po yung y natin. Lalagay natin kay arctangent. So, ito naman yung x natin. Nilagay natin dun kay, sa ilalim ni, arctangent denominator po siya. So, dapat, makukuha nyo pong sagot ay, nato, negative 419.615 over 226.7949. Okay? So, ang ating pong sagot ay negative 61.61. Okay? So, sa paan, ano ba? Wait lang, di pala maalinis. So, ano po bang itsura niyang ating forces, no? So, ibig sabihin, kung ito pong ating x ay positive, so dito siya, positive 226, no? 126.795. Tapos ito daw ating y, negative. So, pababa siya, no? Negative 419. 0.615. Therefore, yung ating resultant daw po, ay, tama, hindi pala.
mali si ma'am. Tama naman yung kaya lang, tama yung value, kaya lang yung pagdodrawing ng force triangle, again, force 1, tapos sa kasunod niya, force 2. So, yan. Negative 419.62. Okay pa. So, therefore, yung daw ating resultant, yan, from the start of our drawing hanggang sa dulo ng ating drawing, ito po yun. Ano na yung angle dyan? Diba, negative. Negative siya eh. Negative 61. Negative 61.61. So, bakit po negative yung lumabas sa ating solution? Dahil po, kung maaalala nyo sa, ano bang math yun? Di ko alam kung calculus or integral or trigonometry or geometry. Pero, anyway, kung maaalala nyo po sa mga math na pinag-aralan natin, di ba, may tinatawag tayo na all students take calculus. So, dito sa first quadrant, positive po lahat ng mga angle. So, basically, di ba, tangent yung ginagamit natin. So, yung tangent po natin, magiging positive lang po siya sa ating first quadrant, tsaka po sa ating third quadrant, no? So, kaya negative po dito kasi negative naman yung tangent dito sa ating fourth quadrant. So, yun po yung ibig sabihin niya, no? Tsaka pinakita ko lang po para makita niyo yung kung ano bang ibig sabihin ng sinosolve nating ang arc tangent y over x itong theta. Okay? So, that's it. So, here are the references that I have used, and thank you so much for listening. So, yun po. Thank you.